Hello mga Penny! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, pag-uusapan natin kung paano mare-retrieve ang mga deleted messages sa Messenger. So without further ado, let's get started. Intro, pasok. Is caving in. Na may nabura kang importanteng message at kailangan mo balikan. So, eto na yon, tutukan mo na para sa iyo ito. Dalawang apps lamang ang iyong i-download. Ito yung Searchiever at HTML Viewer. So, yon. Papakita ko sa inyo kung paano yon gamitin. Panoorin nyo ito. Ito, Play Store. Ina-install ko muna yung mga apps para mapakita ko sa inyo. Download muna natin itong Searchiever. Importante itong Searchiever na to. Kasi dito papasok yung mga messages kapag in-download na natin galing sa Facebook. So, kailangan abisado mo yung email address sa Facebook at password. Para kapag in-download mo, eh magla-login ka pa rin. Hihingin nung sa Facebook na pag na-download mo na yun, kailangan mo ng password at email address. Tapos sunod natin yung download yung HTML viewer. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Kailangan i-allow mo lang siya. Yan, wala kang de-deny yan. Allow lang lahat. So, dito mo makikita sa download, sa Searchiever, yung message. Dito siya papasok. So, ayan. Ito na yung HTML. Punta na tayo sa Facebook. Ito yung pinaka-importante yung gagawin nyo para ma-download nyo yung mga messages na na-delete na. So, punta tayo sa settings. Settings and privacy. Tapos, settings. So, ayan. Scroll lang. Hanap nyo itong download your information. So, click mo yun. Tapos ito yung lilitaw. Scroll down lang ulit. I'll be there whenever you want. Ayan. I-select all mo siya kasi yung kailangan lang natin ay yung messages. Click mo yung messages. Tapos yung reach niya, kailangan wag yung all of my data kasi matagal yun. Matagal i-download yun. Kaya punta tayo dito sa range. Example na lang yung 1 day for April 7 at 9. So ayan, kailangan naka-HTML. Bali, ito yung Facebook ng asawa ko para ma-check natin kung ano yung laman ng kanyang chat. Kung halimbawa man binura niya ito, makikita natin sa Archiver. So ayan, pending pa siya. I-refresh muna natin para mabilis. One day lang pinili ko para sample lang to. Pwede naman 1 week,
one month ang PM. Yung nga lang matagal yung pagda-download. Di tulad ng isang araw. So ayan, refresh lang. So makikita nyo kung gano'n siya katagal i-download. Yan, refresh ko muna. Tapos balik tayo sa Facebook. Check natin. Settings and privacy. Tapos settings. So click nyo yung settings. Tapos hanapin nyo ulit yung download. Download your information. Backpack lang natin. So, ayan. Meron na nga sa notification. Ayan. Click lang natin itong your Facebook information para sa ready to download. Ayan. Available copies. 22, 23 pala yung inano ko. Tapos download. Click download. After nyo ma-download, ayan. Kailangan natin mag-sign in. Kaya kailangan mag-abisado natin yung can you be my lover up until the email at saka password ni partner para makita natin kung talagang loyal siya. Hindi mo kami tinatago yung password namin sa isa't isa at saka email. Alam namin, ina-check natin. I'll be there whenever you want. So ako confident naman ako, wala siyang tinatago sa akin. Ganon din naman ako sa kanya. So ayan, open, click natin open. Then extract, click natin itong extract. So ayan, pumasok na siya. Click natin itong messages. Then inbox. So ayan, tatlo lang yung nag-chat sa kanya ng araw na yon. Ako lang, anak ko, tsaka yung kanyang workmates. So, click natin yung messages. So, ayan lang yung pinag-usapan namin. Una natin bulat-latin, wala naman. So, ayun. Ganun lang kadaling makita yung mga deleted messages. Kung napanood nyong mabuti, eh, hindi lang search Shiver at HTML ang kailangan nyo. Kailangan nyo rin alam ang password at Facebook or email address ng iyong partner para kapag dinownload mo na ito, hihingin ito sa'yo ulit kapag itadownload mo na ang mga messages nito. At ito ipapasok sa Searchiver. So ayun, sana may napulot kayo at natutunan kayo sa video na ito at sana nakatulong ito na malaki sa inyo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!